Jun, ba't mo nabanggit na ano? Gusto mong maging part ng probinsyano? Ah, siya yung parang napaka-typical po yung palabas na po na yun. Like example, na-involve po yung politics, na-involve po yung mga karaniwang tao, mga nangyayari sa ating paligid. So, mga gusto ko po yung mga ganung mga senaryo. Si artista. Kung bibigyan ko ng chance, why not po? Kung ano naman po ma-offer ng ni Lord sa akin, tinatanggap po. Handa naman po ako sa palagi sa mga ganung bagay. Si Coco kasi kilala siya na ano, kinukuha niya talaga yung mga marami siya kinukuha para maging guest ganyan. Gusto mo bang manawagan sa kanya para sabihin mo na gusto mong maging part ng show? Ay, Sir Coco Martinez, kung narinig niyo po, I am Aljun Kayawan, isa po akong katuturo. Sana po mabigyan niyo po na chance if every man kung may puwang pa. Yung sa probinsyano na pwede naman po ako. At talagang probinsyano ka, di ba? At saka isa po akong probinsyano. At gusto mong gumanap. Okay, sa'yo gumanap na ganun din. Yung manobo rin. Manobo. Ano yung usually yung suot ng manobo? Sayang, gusto ko nga po magsuot. Pero for the press purposes, ito po yung nasuot ko. Marami po kaming kulay. Sa manobo agusanon, may apat na kulay. Red, white, black, and yellow. So, pag nakita po yung isang katutubo na nagsuot ko na yun, isa po siyang manubo agusano. Nagbabahag ka din? Yun nga po yung karaniwang tanong ng mga tao. Ang manubo ba'y nagbabahag? Pero sa amin po hindi po. Conservative kayo. Ang nagbabahag po yata is mga ipugaw. Kasi ganun po yung kultura nila. So sa amin, wala pong nagbabahag sa amin. Hindi ba conservative yung tribe ninyo? Doon sa Mr. Philippines, trunks ka, di ba? May bus naman po yun. Yung lola ko po, bago po ako sumasali ng kung ano-ano mga competition, pinapaalam ko sa lola ko. Siya po yung head ng tribe. At siya po yung nakakasagot sa lahat ng mga bawal at pwede sa trade. Sabi mo, iniwan ka ng magulang mo? Hindi mo kailan na sila nakita? Last year, 2 years ago, 2016, nakilala ko yung father ko through Facebook lang. Nasaan na siya? Nasa din po silang katutubo, pero nasa Davao. Nasa Davao na po sila. Ay, mama mo. Yung mama ko, when I was 10, nag-aral po ako. Umuwi po siya ng Mindanao. Na-meet ko po siya. Pero bumalik siya ng Manila, nag-asawa na po ng iba. Kaya sa lola lang po talaga. So, hindi mo na siya? Yun nga, nakikita ko po yung mama ko, pero hindi po kami close. Actually, hindi po ako ng mamama, pero... saan mo siya nakikita? Sa personal po, nakilala po, kapitbahay lang po namin. Ganyan. Aljun, bilang hindi po siyempre part ng Manoka Tribe, updated din kayo sa mga issues sa Philippines, sa government, sa showbiz? Yes po, updated naman po kami. Siguro po yung mga ibang katutubong nasa bundok, kagaya po dati sa... I mean, na walang TV, walang radio. Blessed na po kung may kapitbahay na may radio. Pero kami nasa town na po siguro. At saka, nadadala na po siguro ng internet sa Facebook yung anong update lang nangyayari sa panigit. Nabanggit mo kasi, Aljun, yung sabi mo nagagamit lang kayo ng gobyerno. Ang papano to at anong pwede mong gawin? At anong gusto mong panawagan din? Mga military ba to? Hindi ko naman siguro gine-generalize, but there are some politicians na gumagamit ng people like gusto nilang i-front. Tutulungan, pero hindi naman pala dumarating yung tulong, ginagamit lang yung pangalan. So yun yung sagip na tribo ko. Ayaw ko paluan ng politicians. Maraming gustong makipag-collaborate yun sa project ko kasi magandang project daw ko, pero base sa naging experience ko, naranasan ko na pong sabihan ng yung mga manubo, kakatayan ko lang yan ng baboy, sa akin na yan buboto kasi pagkain lang yung habol niyan. Naranasan ko po yung ganun, discrimination at tingin ng mga politician sa amin, mababa. Ilan bang populasyon niyo? Marami. In terms of 7 tribes, marami po. Pero sa nasasakupan ko po, around nasa 4,000 or 5,000. Yung sa Gipka tribo mo, ano yun? Yung sa Gipka tribo ko po, giving school supplies, dental, hygiene sa mga bata. May mga upcoming na po ako ng mga boxes at kinukuha ko po yung fund ko po yun sa pagkakanta ko po. First, inuna ko muna yung sarili ko kasi di ako makakatulong kung wala sa sarili ko. Then, yung mga pagkanta ko po sa, like sa US, may mga nakikilala po ko mga tao, like Miss Aileen, tinutulungan niya na po yung sa, nabigay ko sa nung nawalan po ako ng gamit. In that way, yung ginagamit ko yung internet connection, hindi na po user o ayaw ko matawagin na ganun, pero
connection ko po ng mga tao na makatulong. Paano ibang katribo mo nasabi mo napapatay? Sinong pumapatay? At paano po nabigyan ba ng justice yun? Yung mga ganun? Hindi po nabibigyan ng justice. Yun nga po nasasabi ko, napapagitnan kami na minsan pinapagkamalan kami in PA. Kami nung nasa gitna, in PA dito at saka gobyerno, kami yung nasa sandwich. Kaya it's either napapagkamalan kami ng NPA, napapagkamalan kami na sa gobyerno, pinapatay yung mga, lalo ng mga leader. Naranasan ko na pong pinuntahan ng sobrang isang batalyon ng mga sundalo, paglaban lang yung lupa ko, yung lupa namin. Are you planning also to enter politics kung sakali? Wala po akong planong sumali sa politics kasi ayaw ko pong, namatay na po yung pinakapanganay na anak ng lola ko, tito ko. Dahil sa pagpo-politician, isa po siyang captain. Pinatay siya kasi gustong ikurap ng mga nasumunod sa kanya yung pera sa barangay gobyerno. Captain. Barangay captain siya. Pinatay siya kasi nga ayaw niya kasi mag-kurap. Ano po nalunan mo sa Wigan? Nanalo ka sa Wigan? I am a 2-division champion of the world. Ako po yung may pinakamaraming medals sa Team Philippines 2018. Ilan? 10 medals for 6 for singing and 4 for modeling. And I have one medal for being into the semi-finalist. At saka, isa po ako sa 5 Pilipinong pinalad na nakapasok sa grand finalist. Kaya meron po akong isang gold medal for being in the grand finalist. At saka, may dalawang plaque of champion of the world. Anong support ang nakuha mo from the government? Paano kayo nakapunta ng WICOPA? Mayaman ba kayo? Mayaman ba kayo? Kasi gumagastos ka for that, ha? Yes po. Ginagamit ko po yung talent ko. Una, kumakanta ako sa mga events, kumakanta ako sa mga kilalang mga tao like Gloria Arroyo, mga kaibigan ko sa tribo, mga sila po yung nagbibigay sa akin ng racket. And that way, naiipon ko po yun. Iniipon mo yun? Naiipon ko po. Tsaka nagbigay po sa amin yung mayor namin. Pero in that way, wala talaga yung buong team yung sinuportahan ng Pilipinas. Kaya nananawagan po ako sa gobyerno. Bakit hindi po natin suportahan kung saan po tayo magaling sa pagkakanta? Sa Pilipinas, kaya kayo kausun. Kasi na-meet ko na po siya. Yes po. Nasabi ko na po siya nung lumaban po ako. Ano masabi mo sa kanya? Ni-refer niya po ako sa presidential office at saka nabigyan naman po ako ng assistance after winning. Okay. Anong form? Assistance. Money assistance po sa... Ano mo ginamit? Yun po, nadagdag po siya sa fund ko, sa pagtulong ko po sa tribo. Pero nung nawala yung gamit mo sa airport, humingi ka na po tulong sa government? Hindi na po, kasi nawala sa akin actually mga chocolates, pasalubong, mga spa, mga ganun. Pasalubong lang pala yung nawala. Opo, hindi naman po lahat, pero may mga nawala ng relo, mga ganun. Pero di lang namin pinapalaki, siyempre nagdala kami ng karangalan sa bansa, sa pahiya namin yung sarili naming bansa. Adjun, magkano nagastos mo sa pagsali? Actually yun, malaki po yung gasas kaya hindi po sinasabi in public kasi nga pag nakasama ka na po sa ano. Bakit imbis na sumali ka doon yung ginasas mo, ba't hindi mo na tinulong sa tribo mo? Hindi naman po kasi pag sasabihin ko po natutulong ako sa tribo ko, marami nang pagtutulong. Tsaka yung gastos ko po doon, hindi ko naman po sariling bulsa yun. May mga taong naniniwala po sa talento ko na kaya ko, kaya naipon po yun. Tsaka ang pangit naman po noon na gagamitin ko yung competition tsaka gagamit ko sa tribo. Parang yung tulong nila na dapat doon, hindi po napunta. So yung tulong nila para talaga sumali? Para po sumali. At ngayon, yung tulong na yun, mas malaki pa po yung mas malaki yung kapalit. Mas natulungan ko pa yung tribo ko at nakarangalan sa Pilipinas at sa tribo. Pero walang cash prize? Wala pong cash prize. Marami pong the masali ka lang itself to represent a country, sobrang laking prize na po yun para sa akin. Actually, sa tingin mo, kasi si Jed Madera na-discovered din ang Wicopa. So, palagay mo magiging another Jed Madera? Si Sir Jed Madera, si Manong Jed po yung tawag, mentor po namin sa doon sa US. Sobrang laking respeto po sa kanya, sobrang napakagaling niyang mga awit. If ever man na mabigyan ako ng chance na makaduwit siya, at saka maging kapareha niya, why not? At hindi kapareha, maano man lang katulad niya, isa siya hinahangaan sa lahat ng mga singer sa Pilipinas. Na-mention mo na na gusto mo makatrabaho si Kim Chu, na-meet mo na ba siya personally? Actually, hindi pa. Oo. Bakit si Kim Cho? Call kasi now. Sobrang kwela niya po kasi I think and then yung mga movies niya na napapanood ko din po sometimes and then
yung Bisaya din po siya. Stress mo siya? Bisaya din po siya, so siguro dati na, nagkakaintindihan ko kami. Pag na-meet mo na personally meet mo na ba si Bayang Baros? Sa Manobo? Yes, sa Manobo. Isa po siya sa mga kasamahan ko sa paglaban sa karapatan naming mga Manobo. So doon po nag-umpisa yung bakit nakilala yung Manobo tribe. Si Miss Bayang Barrios. Personal po siyang kakilala. Tsaka nagpe-perform po kami mga cultural shows. So ano feeling mo ng parang huling sona yata last year ba yun? Nagkat siya ng national anthem ng mga Manobo. Napanood mo ba yun? Napanood ko po yun. Sobrang, pag mga ganyan kasi nausapin na na-involve yung tribo ko, sobrang naiyak ako na isip. Kaya nagpapadagdag pa po yun ng nagpapadagdag pa po yun ng mga inspiration na tumutulong pa sa tribo bilang nabigyan ng title na Datong Agong. Yung suot-suot ko po ngayon, ito po yung symbol ng pangalan ko yung Agong. Means sound drum of Manobo tribe. Bigyan ka ba niyo ng advice ngayong magpupunta ka na sa showbiz? Hindi naman kami personal nag-uusap sa mga sa showbiz kasi pag kami nagkita-kita, kultura inuuna namin, tribo inuuna namin, next na po yung mga entertainment, mga ganito. Siguro nandito na kami sa showbiz like ganito. Siguro napapag-usapan naman po siguro yung mga ganito. So, ngayong nandito kami yung Bully Tribe yun. Kaya nasabihan kami na pag-iwanan na po kami. Kaya ito yung opportunity. Hindi man hindi man namin develop yung kasuotan namin na makilala sa buong mundo. Siguro kilala kami bilang mga performer at mga awit. Miss Bayang Barrios, Renan Dalanay, si Ato Arman ang tawag ng tanghalan. Kami po ay mga Manobo. Kung sakali ma-meet mo si Kim Chiu, balik tayo Kim Chiu, ano yung pwede mong sabihin sa kanya? Parang masasabi mo sa siguro mag-aas ko ako ng selfie. Talaga? Siguro if ever man yan na may project siya, tapos kahit maging PA mo na ako, okay lang sa akin. Mamit ko lang po siya. Crush mo siya? Tinatanong niya kanina. Wala na ako siguro lalaki, hindi nagkaka-crush ko ang Miss Kim Chiu. Single siya? Single ba siya? Hindi ko alam eh. Single siya, di ba? Are you willing to court her kung sakaling... If ever naman alam na natin may mga standards and requirements, mga ganung bagay. If ever naman siguro pag ma-meet ko yung mga standards, so why not? Ulit, may tumawag sa akin. So crush mo siya? Yes. Siya gusto mo makapartner if ever man magpawasok ko sa showbiz? Kung sino naman po siguro ibigay na alam naman siguro ng showbiz kung sino bagay at hindi. At basta ako nakafocus din po sa entertainment sa pag-endorse ng fan. Pero bakit siya yung crush mo sa dami ng ano? Actually, marami po. Pero siya po talaga yung nag-isa sa nag-click sa akin na parang gustong kong sa showbiz. If ever, mabigyan ng chance. Gusto mo chinita, gano'n? Gusto mo yung mga ma-Chinese like, ma'am, I leave. Oo nga, no? Pero, if give you a chance ba, dadali mo siya sa tribo mo para makilala sa tribo mo? It would be an honor na may isang artist na like Miss Kim Chiu o sino mang artist na meaning na pumunta sa tribo ko na makilala yung tribo namin kung gano'ng kaganda at kabuhay pa yung hanggang ngayon sumasayaw pa ako ng kultura namin na ginagawa ko yung tradisyon. It would be an honor for me na may artist na makilala yung tribo namin. So gagawin mo siyang prinsesa ng tribo mo? Sinita princess. Oo nga, di ba? Pwede. Pwede maging totoong prinsesa siya dahil sa'yo. She's already a princess, so siguro dagdag na po sa kanya. Hindi na po dagdag, karangalan po namin na isang... Kung may prince ba, may princess din na Manobo tribe? Or parang... Meron po. Meron ngayon? Meron po. Si Miss Princess Baiz Limpain Sibuglas. Princess po siya ng Ubu Manobo na Kidapawa. Meron na pala. Ano ba uli yung title mo? Dato Agong. Gong. Agong. Kasi yung tawag gong sa gong namin. Kaya ito po yung gong. Ito po yung kung saan ako. Ito po yung nasa gitna. Ako oh, wow. Saan, ano tawag sa tribo mo? Manobo Agusano. Ayun. Kung bibigyan ka ng chance mag-guest sa ano, may acting, ano, kabaro ka ba kumarte? Siguro naman po. Lahat ng bagay na papag-aralan naman po eh. Gaya nga pagganta ko, nakinig lang ako sa radyo, natuto na po akong kumanta. So why not?
Pwede. Paki-invite na lang sila na, yan, bilang ikaw yung isa sa mga endorser sa Megasoft. Hey mo, maraming salamat sa lahat na nanood at saka sa mga nanood dito. By the way, Malvin Kayawan, ako na isang karangalan ko na mabigyan ng chance na bagong endorser na Megasoft Company. I will do my very best para mas makilala pa yung mas marami pang magtangkilik, lalo na sa tribo ko, yung Megasoft Company. Imbitan ko po kayo, tangkilikin niyo po yung produkto ng Megasoft.